ang puso ng istorya at utak ng mga balita. Magandang gabi, ako po si Lucy Cruz Valdez. Kasama ang mga veteranong mamamahayag ng ABS-CBN News and Current Affairs, kami po ay on special assignment. Nagkakasangasangang daan ng ang dating daan. Ang umiinit na girian ni Brother Eli at ng kanyang mga dating disipulo. Girian sa radyo, TV at maging sa malalaswang comics. Manong puno, siya rin daw bunga. Yan ay ayon mismo sa banal na salita. At pagdating sa banal na salita, isa sa mga kilalang eksperto, si Brother Eli Soriano ng ang dating daan. Dahil nga raw sa kanyang angking galing, marami ang nahikayat sumapi sa grupo niya. Pero tila unti-unti nang nababawasan ang tatas ng kanyang mga salita. Nag-iba na nga ba ang puno, kaya iba na rin ang bunga? Kaya nila, kaya nila tayong takutin. Nakahanda kaming mamatay! Ingkong sa mga kapanalig, Diyos-Diyosa naman sa mga kaaway. Siya si Brother Eli Soriano, kontrobersyal na spiritual leader ng sektang ang dating daan. Malakas ang karisma, di mapapasubalian ang hatak sa tao. Dalawa raw ang dahilan ng mga tagatangkilig ng kanyang mga pangangaral. Ang una ay naniniwala sa kanyang mga sinasabi, ang iba naman naglilibang lang ng sarili. Hoy, tanga, mga gago. Ang gagago niyo. Mataas ang interes ng publiko sa relihiyon at buhay ni Soriano. Ang itinuturing na propeta ng kanyang mga tagasunod. Ang kanyang bawat sabihin at gawin ay palaging news material. Alam mo, kung ako lang wala sa ere, inamog. Dahil hindi magagawa ng sino man. Para kang nakakita ng pagdating ng paghahari ng Diyos sa tao. Pero bago pa man daw hirangin ng kalangitan si Brother Eli Soriano dito sa lupa, ang kanyang pagkatao ay muli na naman sinusubukan. Walang hostage kami, gago ka. Walang gago ka. Dito umikot ang mundo ng mga kaanib ng ang dating daan. Ang lahat ng kasapi ay naniniwalang maililigtas ang kaluluwa. Ngunit silipin natin si Brother Eli. Ito pong mga comics na ito ay tungkol kay Brother Eli. Hindi po namin pwedeng ipakita sa inyo kung anong nilalaman ng mga comics na ito dahil medyo mahalay po at talaga namang below the belt ang tirada. Ganun pa man, sinika po namin malaman kung totoo ba ang mga kwento dito. Ilang linggo nang napasa kamay ng special assignment ang mga kopya ng mga comics na ito. Pero ipinagpaliban namin ang paggawa ng istorya dahil sa walang umaako sa pagpapalathala ng mga ito hanggang sa matunto namin ang grupong ito. Ano po yung gumawa ng comics, sir? Kami yun at pati yung aming mga kasama. Pagkunan sa comics ay galing mismo sa mga dating kaanib na mayayaman na hininga namin ng tulong na natiwalag na sa kanila. Aabot daw sa 400,000 ang nalikom nilang pondo para maisagawa ang comics. Ang mga nagsipag-ambag mula sa mga simpleng manggagawa hanggang sa mga mayayamang miyembro ng ang dating daan. Lahat ay mga dismayado na sa turo at pamamalakad ni Eli. Pagkatapos nito, ay ang balak namin ay manahimik na muna. Pero siguro, hindi ang ibig sabihin manahimik, eh, hindi na kami mag-miss yun, iba naming mga kasamahan. Pero higit sa kanilang tiyaga o motibo sa pagpapalabas ng mga comics na ito, ang mas malaking tanong ay kung totoo ba ang kanilang mga bintang. Ang paghahanap ng mga taong magpapatotoo ng mga alegasyong ito ay tila di ganun kahirap hanapin. Ang mag-asawang ito ay ilang buwan pa lang na dumadalo sa mga pagtitipon ng ang dating daan. Nabasa na nila ang comics
At pinag-iisipan na nilang dalawa kung aalis na sa samahan. Ano ngayon ang passion ninyo? Have you made up your mind? Ako po, decided na ako na yung mga naipasok ko, pilahin ko rin sila. Palabas. Bago pa raw ito ay nagsusuri na ang mag-asawa dahil marami raw ang tila kakaiba sa mga turo ni Soriano. Kalagay po kasi sa Biblia, ang Diyos kawangis ng tao. Mm-hmm. Eh kung ang tao may puwet, ang Diyos may puwet, ganun din. Nabanggit niya yun. Pati raw ang kanilang mga anak, nagtatanong kung tama ba ang mga pangaral ng propetang kanilang kinikilala. Diba Satan yan? Doon, parang sinilihan ng... Ba't pinapanood niyo yan? Di ba bawal manood ng mura-mura? Bakit kayo nanonood kayo niyan? I'm seeking for the truth, di ba? Tapos, but then, I found out myself na pumapalakpak ako pag nagmumura si Brother Ellie. Parang na, nagmumura si Brother Ellie? Opo, nagmumura siya. Gaano kadalas ito? Madami. Pag siguro expression niya na lang yun eh. Parang... Bakit siya nagmumura? Pag galit siya. Pag meron siyang hinahamak. Wala namang masama doon sa gago eh. Ibig sabihin ng gago, ang ibig sabihin ng bularan. Ayun. Ay, tama lang. Diba? Ang turning point para sa akin, huwag ko na raw pag-aralin ang mga anak ko sa private kasi sayang lang, total malapit na ang wakas ng mundo, ibigay ko na lang sa samahan sa ang dating daan. Ito rin daw ang inutos ni Brother Ellie sa dalagang ito. Huwag mag-aral at huwag mag-asawa na kanya namang sinunod. Pero ibang paglilingkod daw ang kanyang ginawa sa templo ni Brother Ellie sa Apalit, Pampanga. Pangako sa amin, mag-aaral kayo ng Biblia, tuturuan kayo tumindig sa lokal kung paano magteksto. Hindi po teksto natutunan ko dun, kundi paghahalo ng semento. Yun po. Kahit po man of the edad, pinag-construction po niya sa madaling salita. Mabuti na lang daw at makalipas ang ilang taon, nakalabas pa siya sa grupo at naayos niyang muli ang kanyang buhay. Naman ang gagawin, may ginagago kami nitong mga tarantado ito. Di ba? Hindi naman namin sinabi, sinasabi. Saka hindi naman kami nagumpisa nito eh. Si Mang Valeriano Miranda, napapailing na lang pag naaalala ang mga nasaksihan kay Brother Ellie. Kasi ka lang nakamark sa yung pump. Sinigawan mo. Mabuti pa. Maghubad ka na. Na hindi na kami nahihirapan. Tama ba yung sasamang aral? Palengke at di isang banal na lugar ang tingin ni Mang Valeriano sa ADD Convention Center sa Apalit, Pampanga. Kapag ka pala yung tusino. Tusino, may lumpia, may mais. At saka rin maganda pa nun, may lugaw, may tokwa. At saka ang sistema sa akin ng misis ko sa akin nun. Kasama ko pa ang misis ko nandun. Hindi pa yata tayo pa uwiin hanggang gabi na. Kaya kung hindi pa tayo pa uwiin, marami pang lugaw, pandami yun. Hanggang may lugaw, hindi ka pa uwiin. Lilibang-libangin tayo. Totoo yun! Pero tila di lang ang mga pumapasok sa loob ng bakod ni Brother Ellie ang may sinasabi laban sa kanya. Ang mga nasa labas ng kanilang bakod, pati tagapagpatupad ng batas, meron ding reklamo. Dating niya doon, parang siya nang hari doon na hindi ka man makapasok, ikaw ang barangay captain. Kapag pumasok ka doon sa compound niya, may problema, hindi ka makakapasok. Pero pag sila naman may problema, tatawagin ako, dahil kapitan ako, gagawin ko yung tungkulin ko, papasok ko doon, diretso. Isa nga bang hari ng sariling kaharian si Brother Ellie Soriano? Habang binabasa ko ang mga pahina ng comics, tila mas maraming kontrobersya ang amin nabubuksan. Susunod sa special assignment, ang iba pang mga alegasyon laban kay Brother Ellie. Sa kabila ng mga pagbatikos, naririyan pa rin si Brother Ellie. Nakapanayam namin ang mga tumiwalag sa kanyang grupo. Bakit nga ba nagkasanga-sanga ang daan ng mga taga ang dating daan? Traffic dito sa Apalit tuwing Linggo. Araw kasi ng pasalamatan sa ang dating daan.
Ang ibig lang sabihin, marami rin talaga ang nananalig sa kanyang mga turo. Kung paniniwalaan natin ang salita ni Brother Eli, higit 20,000 miyembro na ang kaanib ng kanyang iglesia. Ang kapilya ginagawang healing field, tapos aangkinin nyo kayo ang sa Diyos! Mahiya ka! Gago! Ayon kay Bert Miranda, ang itinuturong leader ngayon ng breakaway group ng ADD, mahal si Ingkong ng kongregasyon. Pero kung may mga kumakalaban man ngayon kay Brother Eli, ito ay dahil niya sa sarili nitong pagkakamali. Eh, pumapatay kayo! Kinukontra niya yung sarili niya eh. At nalulungkot ako dahil nasa Biblia yun eh, nakapag ang inyong mga ngaral eh, masyadong naging malungkot, masyadong naging problematic. Hindi na maglalabas ito ng mabuting aral. Kaya nga kami nun, ingat na ingat kami sa magkaroon siya ng problema eh. Pagkaya ng sinasabi ni Bula, nung pinarataan... Kung gaano ang epekto ng mga turo ni Brother Eli, alam ng ina na ito. Ang kanyang anak na babae, manggagawa ni Brother Eli, pero pinagbabawalan daw na makipagkita sa kanyang pamilya. Maawa ka naman sa amin. Alam mo noon ang lagi tayong nag-uusap sa telepono na nagmamakaawa ko sa yung bumalik ka sa amin. Pero ang sabi mo, hindi ka pinapayagan ni Soriano. Ngayon, alam ko, pag pumunta ako dyan, sabi ng kapatid mo si Mark, kung gusto mo pa niya mang makalabas ng buhay dyan, huwag ka niyang pupunta-punta doon at alam ko niya maraming mga gwardiya dyan na hindi ka niya papapasukin. Dahil si Brother Eli ang pinagmumula ng banal na salita, alaga ng mga kasapi ang kanilang hari. Kaya ang problema daw ni Brother Eli, problema nilang lahat. Humihingi lang kong tulong. 20,000,000 lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20,000,000, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20,000,000 eh. Ayon kay Aida, ang una niyang kinwestiyon ay ang pangingikil ng mga alagad ni Brother Eli. Pwersahan na ang pagbibigay ng pera. Bakit parang nasabing pwersahan? Dinidiktahan na po kami. Kagaya hindi na kayo makahindi? Hindi. Tsaka yung, di ba pag sinabi mong love offering, kung ano yung nasa puso mo, oo, yun ang ibibigay mo. Hindi eh, tinakdaan ka o magbigay ka ng 20,000 for this, ganun. Oo. Eh, kung gumindi ka kaya, ano kaya nangyari sa'yo? Hindi ko lang alam. Si Ber Santiago, dating kabilang sa inner circle ng Ang Dating Daan, ay nagkwento kung paano sila inuutusang mangalap ng pera. Pagpunta namin sa bahay ng mga miyembro, gabi ha, kuminsan madaling araw, sinasabi namin na kailangan ng pera ni Brad Eli o ni Ingkong. Kasi pag hindi niya nabayaran yung mga pagkakautang, makukulong siya. Terorista. Dito yung mga wala namang malaking ari-arian, imbis na pasalamatan pag nagbibigay, pinipintasan pa raw. Nagkakasira-sira na nga yung mga tigatuan ng ambulan, nagkakasugat-sugat na yung kamay. Makikita mo, 20 pesos na naman. Eh sabi ko nga, kung ang sinak, to ang nag-abuli ng 20 pesos si 20,000 sinakpan. Kaya sa dami daw ng tinatawag nilang abuluyan o offering, ay hindi nila maintindihan kung bakit baon sa utang ang samahan. Sana naman tulungan ninyo ako, baka meron naman kayong magagawa. Ang pinakamalaking burden ng aking kaisipan, yung ating mga obligasyon. Nang lumabas ang napakahabang listahan ng mga bank account na nakapangalan daw kay Brother Eli at sa mga malalapit nitong alagad, lumakas ang alingas-ngas tungkol sa korupsyon. Matinding kinabulaanan naman ni Brother Eli ang mga paratang tungkol sa milyon-milyong pisong bank account. Yung sinasabi ron sa comics na ako raw ay marami raw akong nakukurakot na pera. Ang account ko raw ay 7-7. Inilagay yung account sa Metrobank. Mm-hmm. Nagtataka nga ako kung sinong gagong empleyado ng Metrobank ang nagbigay sa kanila ng account. Mahirap patunayan ang tungkol sa mga account.
Kanya man ang mga ito, protektado si Brother Eli ng mga batas sa bank secrecy, ala Jose Pidal. Pero paano kaya niya sasagutin ang mga sabi-sabing ito? Mag-withdraw ka ng pera, nasabing ganun. Sagot naman ni, ni Ulysses, sabi, paano ako makapag-withdraw? Hindi pa napipirmahan yung withdrawal slip. Alam mo namang joint account tayo. Sabi ko, paano nangyari mag-joint account yung parehong lalaki? At bakit mag-joint account? At bakit ganun kalaki? Nung panahon na yon, from sukat branch Paranaque ng PBCOM o yung Philippine Bank of Communications, nag-withdraw ko ng pera doon. Pagkatapos, itinatransfer deposit ko naman sa Roosevelt branch ng Banco Pilipino. Kung pag-uusapan natin ay batas ng tao at gagamitan natin ng legalidad, sa titulo at iba pang dokumento, ang lahat ng lupa o konkretong nakatayo sa convention center na ito ay pag-aari talaga ng isang Eliseo Soriano. Kasi pinasulatan ko ng sa Dusapan na ipile niya yung mga unpaid, yung unpaid taxes niya sa landmark, sa sakupan niya. Meron mga parting, mga kulang pa siyang hindi nagbabayad. Pagkatapos ng ilang pagtatangkang makuha ang kanilang panig, dinayo na namin si Brother Eli dito mismo sa kanyang kaharian, ang ADD Convention Center sa Pampanga. Kung wala po kasi kaming alam po dyan, yung istorya niyan, kung pwede po, huwag niyo na lang pong ipalaban. Kasi po, sinabi din po namin yung sa letter namin, yung request namin. Gusto lang po namin on the record po na talagang hiningan po namin yung panik. Kaya lang ayaw po magbigay sa amin sa inyo. Bigo kaming makausap ang leader. Sinabi ni Brother Resty Reyes na sa Lunes pa kami pwedeng harapin ni Ingkong. Pero sa panandaliang pananahimik ni Brother Eli, ayaw naman siyang tantanan ng kanyang mga kalaban. Doon minsan nag-concert siya, patapos na nga lang nung dumating ako eh. Unti-unti siya naguhubad ng damit, ultimo sapatos. Yung hinuhubad niya, pinamimigay niya. Kaya lang, ang laswa kasi lalaki naguhubad sa kanya. Tapos, ang natira sa kanya shorts, saka t-shirt na manipis. Ang pagkamapusok na ito ay malaswaring isinalarawan sa kumalat na mga comics. Nakita ko po sila ni Hamilan na pagbukas namin ng pinto, si Soriano nakahiga, nakapantalon pero walang damit. Pero si Hamilan, hinahalik-halikan siya, nakayakap kay Soriano. Tapos nung kumakain na sila, nakalapag lang dyan sa sahig, sa carpet ng hotel. Kumakain sila, nagsusubuan sila ng pagkain. Para sa ilan naman, ang pagbenta ng napakamahal na ticket ng mga concert ay isa pa ring racket ni Brother Eli. Bakit nag-iiba na tayo ng aral? Bakit nang malayong panalangin natin sa gabi? Bakit mga sex bombang ipinalit natin? At saka ang dami pa eh, marami pang bagay na pwede namin pag-usapan yan eh. Bakit umalis tayo roon? Dami sa aming mga in-interview ang itinago ang kanilang pagkatao. Takot daw na balikan sila ng armed group ng samahan. Bagay na di tinatanggi ni Bert Miranda, head ng security group ni Brother Eli noon. Nagporma kami ng security group at nakita namin may mga attempt eh. Nakakuha kami ng mga armas. Nakakuha kami ng armalite, ng 38, ng kung ano-ano. Sa totoo na nagtitrain kayo ng mga tao? Yes. During that, nag-firing kami. Kasi ang ano naman, ang training nun, defensive, hindi kami matakot sa putok. Pero higit sa lahat, ang paglihis daw sa orihinal na turo ng kanilang samahan ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng landas ng mga miyembro ng Ang Dating Daan. Bakit kami gagawa nun? May pakinabang ba kami doon? Yayaman ba kami ron? Sino yayaman doon? Na mga nganib lang ang buhay namin doon.
bakit namin ginagawa yun? Naaawa kami sa mga taong nandiyan. Pilitin man daw nila, di na nila maitugma ang itinuturo ni Eli sa ikinikilos niya. At habang tumitindi ang mga pagduda sa puno ng grupo, unti-unti namang nababalik ang mga sangay nito. Eh karon, palaramihin mo pera nung lalong maraming maloloko yung mga yon. Hindi po wakasan ang istorya namin ito tungkol kay Brother Eli. Sa susunod na linggo, tiniyak sa amin ang kanyang kinatawan na magpapa-interview siya sa amin. Kaya ang comics ni Brother Eli, itutuloy!